isang inang dating turera, hindi pa nagsawa sa mga ginawa niya noon, mga anak niya naman ang binubugaw ngayon. Eh, binubugaw ko talaga dahil wala naman silang ginagawang matino sa buhay nila. Puro tambay-tambay lang. Pilitan na lang ako kasi yun yung hanap buhay na binigay niya sa akin. Pag-uwi sa bahay, madaling araw, eh, sa mga walang pera. O di, kaysa ganyan, ibugaw ko na lang sila. Wala naman din akong pera. Minsan, di na rin ako kumikita. Kaya pala itong gawin ng isang ina sa kanyang anak? Di lang mga babae binubuga sa akin, pati bakla at saka matatandang babae ko. Hindi ko naman magawang saktan kasi magulang ko po siya. Hindi po siya naging mabuting ina kasi simula pa lang po ng bata ako, pinapabayaan niya na po ako. Naawa rin po ako sa sarili ko, pati sa kuya ko. Kasi nga, ganun yung pinatungan namin dalawa. Kaya mga suking sausawero, samahan niyo na kami! Tara! Harapin na natin ang issue face to face na! Sausawero, sausawera! Let's get ready for sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Pilipinas! Face to face na! Sa pula, sa puti! Nako, sana nga'y magbate! Wala na sana nga wayan! Usabang maayos na lamang! Tara na't samahan niyo kami! Naku, sadyang makulay ang mukarang buhay. Tayo magharapan atong pag-usapan. Aminan, awayan at makukayan. Gusto mo bang makisaw-saw na nakitigan? Baka yan ay solusyon. Mga kapatid! Huwag mong talikuran, harapin mo face to face! At ngayon, narito na ang First Lady na nag-iisang barangay hall on air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, hello mga kasawsawan! Good morning buong Pilipinas! Sana'y nasa mabuti kayong lang kalagayan at okay na okay. At syempre sa buong mundo, good morning din. Hininga lang daw isa kundi dalawang anak niya ang kanyang binubuking. Aba naman, kakaiba naman na nanay ito, Hans. Ano ba ang reaksyon ng mga nanay at anak dyan sa tabi mo? Naku, Chang, yan pala lang sinabi mo. May mga kumulot na ang noo dito. Mga kasawsawan, ready na ba kayo? Kaya naman, B1 at B2, always alerto. At para gabayan ang ating mga bisita, sila pong magbibigay ng linaw sa isipan nila. Makakasama pa rin natin sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sonny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio tagapayo. Kaya naman, buong Pilipinas, buong mundo. Aba, what are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Face to face na! Awang-awa na raw po siya sa mga anak ng lapitbahay niya dahil mismong ina raw nila ang nagbebenta pa sa kanila. Paano nangyari yun? Pakikwento po sa amin, Aling Helen Soriano. Pasok! Ate Helen, magandang umaga po sa inyo. Sino po ang kapitbahay ninyo o lapitbahay na nirereklamo po ninyo? Si Rosemary po. Si Rosemary. Ano pong ginagawa ni Rosemary? Binubugaw niya po yung anak niyang dalawa po eh. Tapos pag wala pong kinikita, tumatakbo po, umiiyak po sila dahil inaaway na naman po. Sa akin po sila pumupunta. So parang ang sinasabi po ninyo, yung mga anak po niya talaga ang inirekomenda niya, ganun. May opo, customer, opo, parang ganun po. Opo. Babae po ito, lalaki babae anak? Babae at lalaki po. Ma'am. Pareho po. Opo. Mga ilang taon po? 26 na po ngayon yung si Wilnor po, yung panganay po. Okay. Tapos yung
Linlin naman po, 20 na po. Tinanong po niyo sila kung bakit sila pumapayag? Siyempre, takot po yung dalawa pong mag-ano sa nanay nila po. So, ang dinadahilan ng mga bata, natatakot po sila, kaya hindi na lang sila umiimik at sinusunod na lang nila yung kanilang ina. Opo. Okay. Alam po ba ninyo kung kailan nagsimula itong ginagawa na ito ni Aling Rosemary sa kanyang mga anak? Yung nagsabi sa akin po yung Linlin, mga 17 years old po daw noon. 17 pa lang siya. Opo. Inobligan na siya ng nanay niya. Opo. Tapos po, yung panganay po, 19 years old pa po daw. So, mas matanda po yung lalaki. Opo. Ano po yan? Sabay silang pinagtrabaho o nauna? Hindi, pagkakaalam ko po, sabi nung lalaki po, kasi nagsasabi po sila sa akin, siya lang po ang una niyang inano yung lalaki po. Oho. Tapos yun, nagalit na siya nung nagsumbong yung itong Lenlen, yung anak kapatid niya, na ganun din pala ang ginagawa din ng nanay. Ilan po sila lahat-lahat na magkakapatid? Siyam po. Siyam? Opo. So dun sa siyam, dalawa lang po ang pinagtatrabaho niya ng ganun? Saka wala po yung mga anak niyang ito lang po dalawa ang kapiling niya po. Yung mga ibang mga nahuli na po, hindi po na namin alam kung nasaan na. Hindi nyo na po nakikita? Hindi po. So ang kasama lang sa bahay nung Aling Rosemary? Itong dalawa po, si Lenlen lang at saka si Wilnor po. Kilala ba nila kung sino ang ama nila? Naikwento po ba sa inyo? Hindi rin po, hindi nila kilala po ang tatay nila. Wala rin sinabi. So nung nagkwento po si Lenlen at si Will opo, galit sa inyo, kinausap niyo po ba yung nanay nila? Hindi po, kasi nagagalit po rin sa akin yung nanay nila. Pakialamira daw po ako, wala ano. So paano po kayo nakakatulong doon sa bata? Hindi po, pag tumatakbo po sila sa akin na nagkukwento ng sinapayuhan ko na lang po sila na sige, kumain na lang kayo kung magkano, ilan lang yung nandito lang pagkain, pagsalusaluhan na lang. Kasi siyempre po, Aling Helen, si Will po at si Lenlen ay hindi na minor di edad. So ibig sabihin po, may kakayahan na silang mamuhay ng sarili nila at pwede naman nilang iwan ang kanilang nanay. May nabanggit po ba sila na ganun? Gusto po nga nila po, kaso nga lang, wala nga po silang mapunta kasi wala po silang kamag-anak po rito eh. Hindi nila po alam mga kamag-anak po nila. Kaya nga naaawa po ako niyan. Nung nalaman nga nung Wilnor nangyari yung iyak na iyak, sinuntok na lang po yung gusto niyang siguro sino yung nanay niya. Sino po ang sumuntok? Yung pader po, yung dingding po namin, kasi nga, nagkwento nga, nagkaalaman na po silang magkapatid. Ah, so ibig po ninyong sabihin, hindi alam ni Wilnor na si Lenlen ay ganun din ang pinapagawa ng nanay, kagaya ng mga pinagawa sa kanya. Nito lang niyang nalaman. Ilang taon na si Lenlen noon? Umiiyak po kasi si Lenlen daw na lumapit sa kuya niya. Nagsumbong na nga po na ganun ang ginagawa nung nanay niya. Sinubukan po ba ninyong magsumbong sa barangay dito sa ginagawa na ito ni Aling Rosemary? Opo, pag pinapatawag din naman, laging wala po, hindi naman din po sumisipot. Hindi po ba ninyo pinayuhan ang dalawa na sila na lang ang magpakalayo-layo? Parang takot din po sila kasi layuan ng nanay din nila po eh. Siyempre kahit pa paano. Saan po na pupunta yung kinikita ng dalawa? Sa nanay daw po nila, ma'am. Ay, wala rin napupunta sa kanila. Ang halimbawa, sabi kasi po sa akin, yung napupunta lang po sa kanila, yung tip na lang po sa kanila, yun na lang po. Okay. Kasi pag magtanong daw sila kung nasa... Nung nagkukwento po si Lenlen sa inyo, ano po yung kinuwento niya na talagang nahirapan po kayo o nasaktan para doon sa bata? Yun nga po, yung minsan daw po na sabi daw po ng nanay niya, tinawag po na aalis daw po sila. Tapos, tuwa-tuwa po naman yung bata, siyempre... First time niya po na yung nanay nila, naniyaya siya. Namamasyal daw po sila. Saan daw sila pupunta? Yung pala daw po, yung pinuntahan nila, parang motel girl po yata, iniwan daw po siya sa isang kwarto. Tapos sasabihin niya, hintayin mo na lang ako, may bibilin daw po sa labas. Eh siyempre, yung bata po, naghintay po. Ayun pala, iba na palang pumasok doon, lalaki na. Paanong nagawa ng nanay yun sa kanyang anak? Wala pong kwenta. So kahit kayo, hindi nyo rin po kayang kausapin yun? Oo, kasi po laging galit po eh. Tsaka hindi po natatagpon. Pag dumadating po, maaga na po siya eh. Ganun po? Opo. So talagang laging mainit ang ulo niya? Yun ang pagkakilala nyo sa kanya? Opo, minsan po. Minsan nakikita po namin, may mga iba-ibang mukhang lalaki rin pong nakakasamon niya. Kahit sa bahay? Opo. Nagdadala po ng mga lalaki po eh. Kanila. So,
Parang nasanay na si nanay na ganun din siguro ang trabaho po, niya. Po, siguro. Naku, nakakalungkot naman. Pero nais nating unawain kung bakit nagkaganon si nanay at bakit pati ang mga anak niya, eh, ginagawa niyang pagtrabahuhin ang ganun. Eh, wala raw pakialam kasi ang kahit na sino dahil mga anak naman niya ang kanyang binubok. Ay, ang tanong, bilang isang ina, hindi ba dapat ikaw ang nangangalaga sa kapakanan nila? Narito po, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Aling Rose Divina Pia Once. Pasok! Ginagawa mo sa mga anak mo, wala tama mo, walang pakialam. Baka sa akin nung malapit ng mga anak mo. Pakialam mo kasi mag nanay, wala kang kwenta. Diretso ang tanong, Aling Pia, totoo po ba na ang mga anak pa ho ninyo mismo ang hinahanapan ninyo ng customer? Paano po ninyo nagagawa yun sa anak po ninyo? Eh, kaysa naman po gala ng gala, wala namang napapala. Yung mga anak ko, gala, lakwat, sabar, kabista, nagiging adik. Wala na, kapal na mukha mo. Ano ngayon ang gagawin ko? Hindi ho kaya sa palagay ninyo, kayo po ang nagkulang bilang ina sa paggabay po sa kanila. Hindi po ako ang nagkulang. Awawa mga anak niya. Binuhay ko sila. Hanggang sa lumaki sila, paglaki nila, ganyan, barkada. Ako, magtrabaho. So, inaamin po ninyo na binubugaw nyo? Binugaw ko, itong huli na lang na ano. Nako, patawarin! Talaga pong inamin pa ni Aling Pia ang kanyang ginagawa sa kanyang mga anak. Pero nabalitaan ko rin na maliban daw kay Aling Pia, may iba pang nambubugaw sa isang anak niya. Sino yon? Yan ang aalamin natin at pakaabangan nyo dito lang sa Face to Face. Kaysa naman na wala, hindi nila mapagkwartahan yung pag-adik-adik nila, pag-alagala, yung mga ano nila, e di ibugaw ko na sila. Wala ka, wala. Kapal na mukha mo, wala talaga. Wala. Na binubugaw niya ang kanyang mga anak. At ang sinasabi niya, wala raw tayong pakialam kasi anak naman niya yon. At kesa daw nagagala-gala at kesa nag-aadik,